Ngayon, dun sa mga ano, sa mga nagpupunta po sa health center, patanong nyo rin sa barangay. Kasi dapat tinutuloy-tuloy nila yung mga bakuna, hindi po tumitigil yon. Opo, okay. Thank you, Dok. Tsaka prenatal, dapat tuloy-tuloy yun. Okay. So ito naman, Dok, okay. Siyempre ang dami na rin po natin na pag-usapan ng mga simptomas ng COVID-19. Pero ngayon po, meron naman po tayong mga bagong nababasa na pagka daw po hindi na makaamoy or makalasa ng pagkain, medyo sigurado rin daw po yun kasi ganun din daw po yung nangyari sa ibang bansa. Binasa ko rin yun, ano, there are a number of studies na sinasabi na 1 out of 3 people, ang isang simptomas nila ay hindi sila makaamoy. Opo. At saka yung panlasa nila mahina. Ngayon, ang explanation nila doon, yung virus dumadami doon sa no, sa dito sa ilong. Parang nagko-concentrate nga siya doon sa ilong, yung virus nandiyan siya. Tapos sa mouth din, no. Kaya ni-swab tayo, kinukunan yung lalamunan saka yung ilong. So, that is possibly one of the reasons why in some countries they have reported yung symptoms, wala silang naamoy. Right now, pinag-aaralan pa yan. Sabi ko nga doon sa mga konting pag-aaral na ginawa, nakita nila yan sa Italy, nakita nila yan yan sa Korea. No? Pero 1 out of 3. So marami pa tayong hindi alam tungkol sa mikrobyong ito. Mikrobyo. Ngunit ang explanation nila doon ay dumadami yung virus doon sa ilong. No? So, kaya sabi natin yung pag-aching eh. Pag-aching. Dahil nandun siya eh. Una nandun siya. Tapos, nandun bababa po siya. Na siya sa baganyo, no? So, pag-aching, yun yung ano, yun yung lalabas talaga yung ano, yung mikrobyo doon. Okay po. Pero so, ito, ba? Dok, meron pa akong isang tanong, Dok. Totoo ba na dito lang, Dok, sa Pilipinas, common yung sintomas na nagkakaroon ka din ng diarrhea kapag meron kang COVID-19? Merong mga pag-aaral din sa Estados Unidos na nakakakita din silang pasyente may diarrhea. So ito again, pinag-aaralan lang natin, ano, kasi marami nga tayong hindi naiintindihan tungkol dito sa mikrobyong ko. And it's one of the symptoms that's been reported here. Hindi pa yan naisusulat, hindi pa na pa-publish. Pero sa US po, meron po silang mga publication na pinapakitang may kasama pong pagtatae yung mga nagkakaroon. Pero ito yung pag medyo malala na ng konting sakit. Yes, opo. So malala na part na yan. Correct. Ako, ang dami-dami pa rin natin natututunan ngayon tungkol sa COVID-19. At I'm sure yung mga mamsi natin dyan at mga nanonood, marami pa rin kayong tanong na bibigyang linaw ni Doc Susan sa pagbabalik yan ng Magandang Buhay!